Good morning, it's math time. Panibagong araw, panibagong aralin. Ready na ba kayong makinig at matuto? Kung oo, halina at ating tuklasin ang ating bagong aralin. Math is fun. Sang-ayon ba kayo dyan? Kung oo, bigyan niya ako ng isang thumbs up dyan. Okay, very good. So bago tayo pumunta sa ating aralin, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Good morning, Grade 2! So bago tayo magsimula, kailangan ay handa tayo. Handa ang isip sa pagka-solve. Kaya naman, may inihanda ako ng math drill para sa inyo. Kumuha ng papel at mag-ready sa ating drill. Bibigyan ko kayo ng isang minuto para maghanda. Timer starts now. Ready na ba ang lahat? Isulat lamang ang sagot sa inyong papel o kwaderno. Okay, let us start. 10 plus 5. Isulat nyo ang inyong sagot sa inyong papel o kwaderno. Next, 12 minus 8. Next, 18 minus 9. Next, 8 times 2. Next, 10 minus 5. And last one, 4 plus 2. Ayan. So, nakuha nyo ba? Tingnan natin kung ang tama ba ang inyong mga sagot. 8 times 2 is equal to 16. Lagyan ng check kung tama ang inyong sagot. 10 minus 5 is equal to 5. 4 plus 2 is equal to 6. 10 plus 5 is equal to 15. 12 minus 8 is equal to 4. And 18 minus 9 is equal to 9. Nakuha nyo ba ang sagot?
Very good! Ngayon naman ay uumpisahan na natin ang ating aralin. Ang ating aralin para sa araw na ito ay ang pagpapakita at paglalarawan ng paghahati at pagsulat ng kaugnay na equation sa bawat uri ng sitwasyon. Ano nga ba ang paghahati? Ang paghahati ay tinatawag din natin sa English na division. So, ito ay ang proseso kung saan hinahati natin ang bawat bilang ayon sa isa pang nakasaad na bilang. So, pag sinabi nating paghahati, ito ay tinatawag na division. Ang paghahating ito ay naipapakita natin at nailalarawan sa pamamagitan ng tatlong paraan. Ano-ano ang mga ito? Una ay ang tinatawag nating equal sharing. Pangalawa, ang repeated subtraction. At ang pangatlo ay ang number line. Yang tatlong yan ang ating paraan upang ipakita at ilarawan ang paghahati. Umpisahan natin na pag-aralan ang equal sharing. Ano nga ba pag sinabing equal sharing? Pag sinabing equal sharing, ito ay pare-parehas na paghahati. Upang mas maunawaan mo kung ano nga ba ang equal sharing, narito ang isang halimbawa. Meron kang 15 buko. Nais mong itong ipamahagi o paghatian ng 3 mong kaibigan. Sige, ilang buko ang makukuha ng bawat isa? Ulitin ko. Meron kang 15 buko at nais mo itong ipamahagi sa 3 mong kaibigan. Sige, ilang buko ang makukuha ng bawat isa? So, tandaan, may 15 siyang buko na gusto niyang hatiin sa 3 niyang kaibigan. Gamit ng mga larawan, may papakita natin kung paano nga ba ang equal sharing. Kanina sa ating binasa ay merong 15 buko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, 11, 12, 13, 14, 15. Meron tayong 15 buko na gusto niyang ibigay sa 3 niyang kaibigan. Ang 3 niyang kaibigan ay sina Ben, Mark, at Chris. Ibibigay niya 15 niyang buko sa 3 niyang kaibigan. Kaya naman, simulan na natin silang bigyan ng mga buko. Isa para kay Ben, isa para kay Mark, isa para kay Chris. At magpatuloy lang tayo sa pagbibigay ng mga buko. Ayan, naipamigay na natin sa 3 niyang kaibigan ang 15 buko. Ang tanong naman ngayon ay kung ilan ang natanggap ng bawat isa. Si Ben ay nakatanggap ng 5 buko. Si Mark naman ay 5 buko din. At si Chris ay 5 din. Pare-parehas ba sila ng natanggap na buko? Oo, tama. Parehas sila na 5 buko ang natanggap. Yan ang tinatawag nating equal sharing. Matapos nating ipamahagi ang mga buko, ngayon naman ay alamin natin ang katumbas na division sentence or equation sa ating ginawa. So, para sa ating equation, meron tayong 15 buko kanina, divided by sa 3 kaibigan is equal to 5. Dahil tigli-5 sila ng natanggap. So, ang equation natin ay 15 divided by 3 is equal to 5. Narito pa ang isang halimbawa.
Ang apat na laruan ay pinaghatian ng dalawang tao. So meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat na laruan na paghahatian daw ng dalawang tao. So paghinati natin ito, magiging isa at dalawa. Para naman sa ating equation, magiging 4 dahil 4 ang ating laruan, divided by 2 dahil hinati natin ito sa dalawang tao, is equal to 2 dahil tigdadalawa sila ng natanggap. Kaya naman, ang equation natin, 4 divided by 2 is equal to 2. Naunawaan nyo na ba ang ating equal sharing? Very good! Ngayon naman ay tumungo na tayo sa tinatawag nating repeated subtraction. Ang repeated subtraction ay ang paulit-ulit na pagbabawas ng bilang hanggang sa ang matirang sagot ay 0. Upang lubos mong maunawaan kung ano ang repeated subtraction, nandito ang isang halimbawa. Si Justin ay may tatlong matalik na kaibigan. Nais niyang bigyan ang mga ito ng paborito niyang candy. Ilan kaya ang dapat ibigay ni Justin sa bawat isa kung meron siyang 12 candy? Si Justin ay may 12 candy at nais niyang ibigay ito sa kanyang tatlong kaibigan. Ngayon ay gagamitin naman natin ang repeated subtraction para makagawa tayo ng isang equation o division sentence. Dahil repeated subtraction ang ating gagamitin, magbabawas lang tayo ng magbabawas hanggang sa ang maging sagot natin ay 0. So meron tayong 12 minus 3 is equal to 9. Dahil 9 na lang yung natira, yun ang ating gagamitin. 9 minus 3 is equal to 6. 6 minus 3 is equal to 3. May natitira pa rin tayong 3. So 3 minus 3 is equal to 0. Ayan, at ang naging sagot natin ay 0. So ngayon, ay bibilangin naman natin kung ilang beses tayo nagbawas ng 3. Okay, bilangin natin. So meron tayong 1, 2, 3, 4. So 4 na beses tayong nagbawas ng 3. So, anong magiging equation natin? So, magiging equation ay 12 dahil may 12 tayong candy divided by 3 dahil 3 yung kaibigan na pinagbigyan ng candy equals 4 dahil 4 na beses tayo nag-minus o nagbawas ng 3. So, ang equation natin, 12 divided by 3 is equal to 4. Naunawaan nyo ba? Okay, narito pa ang isang halimbawa. Ang 20 rambutan ay hinati sa 5 bata. So, meron tayong 20 na rambutan minus 5 is equal to 15. 15 minus 5 is equal to 10. Then 10 minus 5 is equal to 5. And 5 minus 5 is equal to 0. Ngayon ay bilangin ulit natin kung ilang beses tayo nag-minus. So we have 1, 2, 3, and 4.
So, apat na beses tayong nagbawas o nagminus ng 5. So, ngayon alamin natin kung ano ang equation natin. Ang ating magiging equation ay 20 divided by 5 is equal to 4. Naunawaan nyo ba ang ating repeated subtraction? Okay, very good. Ngayon naman ay tumungo tayo sa paggamit ng number line. Ang number line ay isang tuwid na linya kung saan ito ay may makikitang bilang. At ito ay gagamitan ng arrow na magpapakita ng equal jump o pare-parehas na paghakbang. Narito ang isang halimbawa upang mas maunawaan natin kung paano gamitin ang number line. Meron tayong equation dito na 36 divided by 4 is equal to blank. So, aalamin natin kung ano ba ang sagot sa equation na to. Gamit ang number line. So, meron tayo ditong number line. At sa number line na ito, ay makikita natin ang mga bilang na 0, 4, 8 hanggang 40. Dahil hahatiin natin sa 4 ang bilang na 36, ang magiging unang hakbang natin ay tatapat dapat sa 4. Katulad ng nasa larawan. Ayan ang ating unang hakbang. Ating ipagpatuloy ang paghakbang sa ating number 9. Nagsimula tayo sa 4, sumunod ang 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, at 36. Hanggang 36 lang dapat dahil ito ang ating nakasaad na bilang. Ngayon naman ay paano natin malalaman ang ating sagot sa ating equation? Upang malaman, ating bibilangin kung ilang beses tayo nag-jump sa ating number line. Halika at ating bilangin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. So, siyam na beses tayong nag-jump sa ating number line para makaabot sa bilang na 36. Kaya naman, 36 divided by 4 is equal to 9. Yan, nakuha natin ang sagot sa ating equation gamit ang number line. So ngayon naman, narito pa ang isang halimbawa. 10 divided by 2 is equal to blank. Gamit ulit ang number line, ipakita natin kung ano ang magiging sagot sa equation. So dahil hahatiin natin sa dalawa ang bilang na 10, magsisimula tayong mag-jump sa number 2. Ayan, katulad ng nasa larawan, unang hakbang natin ay patungo sa nabilang na 2. Hanggang sa ipagpatuloy natin ang pagtalon o pag-jump hanggang sa makarating tayo sa bilang na 10. Ayan, nagawa na natin. Ngayon naman ay bilangin natin kung ilang beses tayo nag-jump. So meron tayong 1, 2, 3, 4, and 5. So, dahil 5 beses tayo nag-jump, kaya naman ang sagot sa ating equation ay 5. So, 10 divided by 2 is equal to 5. Naunawaan nyo ba ang paggamit ng ating number line? Okay, very good. Ano-ano nga ba ang tatlong paraan upang ipakita at ilarawan natin ang paghahati o ang division? Una, equal sharing. Pangalawa, repeated subtraction. At ang huli ay ang number line. So, lagi niyong tatandaan ang tatlong iyan.
Sana ay naunawaan niyong mabuti ang ating aralin sa araw na ito. Kaya naman, dito na nagtatapos ang ating aralin sa math tungkol sa paglalarawan at pagpapakita ng paghahati at pagbibigay ng equation. Sa puntong ito ay maaari niyo nang kunin ang inyong modules at magsimulang magsagot sa mga gawaing sa pagkatuto. Gawing gabay ang binigay ng guro na learning plan sa inyong pagsasagot. Hanggang sa muli, paalam!